Hi guys! Welcome back to my channel at andito na naman ako sa Kymco. So alam nyo na, may kukunin tayong motor. Matagal ko na itong nakikita, matagal ko na rin gusto. Nag-post nga ako ng picture nito pero hindi akin. Kaya naman nung nagka-stock ulit, in-inform nila ako ni Sir Atan ng services at ni John dito sa Muntinlupa branch na merong stocks. Kaya pinuntahan namin agad at ito na nga siya. Ayan. So, Kymco Like 125 Italia. So, I chose green. Tatlong green at red lang ang dumating sa kanila ngayon. Ayan. Ito, hindi ako sure kung available siya or something. Pero yon, tsaka yung tatlong green ang dumating. At sabi ko kay John, kunin ko na yung isa. Ang ganda talaga niya, di ba? For now guys, ang SRP nito ay 79,900. Pero by May 1, may price increase sila ng 5,000. So magiging 84,900 na siya. Yan. So price increase. Kaya kung kukuha talaga kayo, kumuha na kayo habang hindi pa May. Ang nakuha kong freebie is a helmet. So asahan nyo guys, meron na naman tayo ipamimigay na helmet katulad nung nakaraan sa AK550 ko. And iuwi ko na rin to ngayon. Mag-video pa tayo mamaya. And ayan, para sa akin to talaga yan, sabi ni John. Hello mga katekis. So on the first part of the video, nakita nyo yung bago kong motor. Of course, it's Kymco. And of course, it's Kymco-like. Dahil gustong-gusto ko talaga yun, matagal na. At I'm so happy na naiwi ko lang siya. Ito siya guys. O diba guys, ang ganda. Very classic. So, everything is stock pa din. Yan, stock pa rin yung likod, yung pipe, yung seat. And one thing I really like is this. Like 125 sticker Italia. So nothing yet ang nababago ko dito. I really like this brown footstep. Very classic lalo yung dating. One thing I also like is this kasi pag may ilaw siya or naka-on yung ilaw pag ganun, ang cute. So ayan, stock pa rin ang side mirrors. Parang gusto ko siyang palitan. Gusto ko medyo nakaangat. On the gauge, stock na stock. Walang protector or anything. Ayan. Sa mga hindi pa nakaka-experience or nakakakita ng Kymco-like, ng malapitan. Ganyan ang itsura niyo, guys. Very easy lang yung gauge. Very easy to understand the buttons, of course. Everything. Ayan. Hindi siya ganun kakomplikado, guys. I'm not sure with the Nudo, yung highest one, yung Like 150 na Nudo. The Nudo technology is also in the AK550. So far, so good naman experience ko doon. But dito, sabi ko okay na ako dito. May mga binili na rin akong accessories na ilalagay natin on this video. So ito yung mga third party accessories na nabili ko na for now. For my Kymco-like, para magmukha siyang mas classic looking. I have here yung windshield tulad dun sa aking Vespa. This one is small size. May medium, may large. I got this. Hindi makakaila. Kay Mr. J.M. Mirasol. Ayan. Dahil talagang may marking or branding yung mga yung items niya. So, this one again is small. Tas ito yung bracket. Ito naman ay adapter na kailangan daw para magamit or ma-install lang tuluyan tong windshield. 600 yung shield. And then this one is 650. Tag price pa. And then this one is around 800. Basta ang total niya is 3950. And in fairness, shout out. Kasi may iba free si sir na keychain and some stickers. Dito, wala. So, yun. Thank you pa rin kasi may pa-freebie. And then, I also got this. Ito naman yung rack sa likod. Because what I got here is so simple. And, pag daw sa likod, or pag sa likod
ang tumitingin, medyo hindi magandang tingnan yung aking sobrang simpleng rock or kung ano ba ang tawag nila dyan. Kaya I decided na bumili agad ng rear carrier. Ito na nga yun. Naibababa siya, guys. Ayan. And in fairness, maganda yung quality kumpara dun sa stock na nakakabit. Mas maganda tong nabili ko. This is 4,000. Nakita ko siya sa isang Facebook group. Sumali ako, of course, sa mga Kymco like groups, Facebook groups, para man makita ko yung mga pwede kong upgrades na magawa. And of course, camaraderie na rin sa ibang Kymco like owners. I have another thing, yung plate holder ko na nakalagay din sa iba kong motor. Ilalagay ko rin dito. I will try to install it now. And meron din akong parating na emblem and phone holder, quad lock, and some other things. Sa ibang videos na lang yon. So, install na natin itong mga to. So, tatanggalin muna natin to, guys. Yan. Para maikabit natin yung binili ko. So, natanggal na namin yung mga screws. 4. And then, angat na natin siya. Ang cute din pala niya, guys, pag walang rock. Pwede, pwede. So, ayan ang magiging itsura, guys. Ang ganda. Mas may support na siya, lalo kung may back ride kayo. And kung ibababa naman natin to, at kung meron kayong panali, or magkakaroon kayo ng top box, mas marami na kayong madadala sa scooter na to. At dahil hindi ako nag-ingat sa pagkakabit sa side na to, I mean sa other side, yung screw na stock, nahulog ko rito and hindi siya tuloy ang bumaba sa ilalim. So, we have to take off the whole seat. Ayan. Para lang makita namin itong loob at tuloy na nga bumagsak yung screw. So, hindi mo namin binalik yung seat para lang sure na kung mahulog, eh, makukuha din ulit namin yung screw. On this side, guys, nung una kayo pumasok eh, hindi namin alam kung there's a problem with the third party rack or with the screw or what. Pero napansin namin, from the body itself, kailangan pantay na pantay talaga yung butas. Kasi parang gumagalaw-galaw yung body pag walang screw. So, kailangan pantay nyo mabuti para mapasok tong dalawan to. Then at the same time, I think you need like 4 hands, 2 people, para lang sure na suwak yung butas para maipasok niyo yung mga screw. So, naikabit na namin, guys, yung likod at naibalik na rin namin yung upuan. Ang main concern ko lang dito is, wala kasi siyang lock. Actually, dun sa Vespa ko, may sa ganito niya, sa front, may nabibili. Parang grip na ganun. Para hindi siya naibababa. Parang maingay kasi kung tumatakbo siya ng ganyan, di ba? But then, may kasama naman siyang lock. Para pag nakababa na siya ng tuluyan, ito yung lock nyo. Pero pag naka-fold, yan. So, ilalagay ito sa ilalim, screw na to, para tuluyan siyang nakababa. So, dito naman tayo, guys, sa ating windshield. Siyempre, gusto ko may windshield. Malaking bagay yun, in fairness, ha. Sa experience ko sa Kymco AK515 na may windshield, lalo pag mga expressway or mga lugar na maraming insekto. And dun din sa Vespa ko, lalo pag may angkas ka sa harap, malaking bagay yung windshield. But dito, my main objective is to make it look classier than the stock. So tanggalin muna natin yung side mirror para malaman natin kung paano ikakabit yung windshield. So guys, medyo nalito kami. Buti na lang mabait si Boss JM Rasol. Kahit tinawagan ko siya ng gabi na, sumagot pa rin siya. So, ito yung nasa set. And then, ito yung 650 na stainless. Magkahawig sila. And I thought at first, isa lang ang kailangan gamitin sa kanila. Or I mean, isang set lang ang gagamitin sa kanila. But, ito pala ang dapat muna, mauna, dito, after mo tanggalin yung side mirror. And then after this, tsaka pa lang to. And then, sorry. Ito, and then yung bracket, and then ito, tsaka yung side mirror. So, tingnan natin. So, ito yung rubber, guys. Sinanggal natin to dun sa mismong stock na
side mirror. As sa ilalim niyan, yung parang ganito, nakasama sa set. And then, ito yung bracket. Ayan. And then, nilagay natin tong stainless na bracket. Ay, parang adapter na tig 650. And then, lagay muna natin yung windshield. So, guys, finally na ikabit namin. Medyo mahirap to. Lalo ko isang tao pala. Kailangan talaga mahigpitan mo na maayos all sides. Mahirap na mag-lost thread. Although, ang ganda ng tsura, no? Kahit wala pang side mirror. Ang laki na nung pinagbago ng itsura niya compared kanina na walang windshield. Try natin ngayon ikabit yung kanyang side mirrors. Nakabit na namin side mirror. Pero kanina parang ang ganda, no? Pag walang side mirror. Kumpara sa ngayong meron. But of course, hindi pa rin wala. Try ko maghanap. Baka meron naman kayo marirecommend dyan ng magandang third party side mirror. Comment down below, guys. But so far, ayan, nakabit na natin ating windshield. And yung ating rack. Kakabit ko naman yung aking plate holder para nakaready na siya pag dumating yung plate number. Ito guys, yung aking plate holder. Ito rin yung same na nakalagay sa aking AK. Na-post ko to sa aking Facebook page, Miss Techie. Kasi nung paggawa akong ganito, ang customized na plate holder, dinamihan ko na. Para nga naman sakto. Diba? Maikabit ko to dito. Habang naghihintay ako sa plate number niya. So, ikabit muna natin to. So, guys, nakabit ko na yung plate holder ko. So, ready na siya for the plate number. Kymco Alabang. Shout out yung aking plate number, please. Pero in fairness, mabilis naman ang Kymco Alabang. Like, 2 weeks may ORCR na, may plate number na. And then, the plate mismo, after 2 weeks. Sa AK ko, ganun eh. So, binaba ko siya. Maganda kasi pag nakababa kumpara sa kanina. Addition lang guys sa ginagawa ko ngayon. Nung nakuha ko kasi itong Kymco like, yung oras mali. At medyo matagal bago ko na figure out kung paano siya ibahin. Ngayon 8:14, tama na yung oras dahil naayos ko na. But if you want to change it, just hold this too. Hanggang mag-blink, kaya nag-blink. So, ito ang nagbiblink, ibig sabihin, yan ang pwede mong baguhin. Ikiklik mo lang to guys, magbabago na siya. So, ikiklik mo lang to hanggang sa month, I mean, sa oras na gusto mo. Sorry. And then, pag ito namang minutes, ayan, click mo lang ulit. Then, ito ang pan-change. And then, if you want the date, today is May 3, so tama naman to. Again, ito ang panlipat. Sa araw at sa month. And then, ito yung pang-change. And then, for you to fix that, pag okay na, maset na yung oras and date, double-click it again. Ayan. So, hindi na siya nagbiblink. Good na yung kanyang oras. Ayan na siya, guys. Diba? Mas mukha na siyang classic. Maganda naman siya nung stock. Walang windshield, walang carrier. But then, bukod sa very useful yung dalawang yan, magmumukha lalong classic yung inyong Kymco like. And of course, my sticker. Soon, meron akong revised sticker. Pabilog na siya at mas bago na yung logo ko. So, kasi nung may mga kasabay ko sa kalsada, sa ayat sa gusto nyo, bibigyan ko kayo para kumalat ang aking sticker. Mas marami pa ng subscribe. Speaking of subscription, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na guys. I hope you like this video, guys. Again, this is my Kymco Like 125 Italia. Bye-bye, mga ka-techie!